Hi, Merlin here from Germany. Ito yung meal na nagtatrabaho dati sa Singapore. And I have learned kung paano magluto ng mga Chinese. And sa una ko pong episode, I showing you all how to cook sliced beef meat pak choy, Chinese style. So, ito yung po ang mga ingredients. Meron po tayong beef slice. Pero konti-konti yun mamaya ipag... Ano ko pa yan? I-slice ko pa yan ng kunti. Tapos ito, may oyster sauce. Yan na yung mga sangkap na ipapakita ko sa inyo to color a little bit. To make it very colorful. I put some tomatoes to let the sweetness of my food or to my menu. Teka sandali guys ha. Ipiprepare ko lang muna yung mga sangkap. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito lulutuin, ha? Sandali lang po. I also can show you all how to prepare all the sangkaps. Kasi marami naman kasi sangkaps. Kaya, yan, sangkaps. So, ilalagay ko lang muna dito para makita rin kung paano ko lituwain yun. Kaso nga lang, di maganda yung ano. Wala kasi akong standing. Wala kasi ako ng iPad lang to kasi ginagamit ko. Kaya, di bali na lang. Upisa pa lang to. So, dahil mag-ano ako, kukunin ko yung ano ko. Sige, sandali. Ito na yung beef ko. So, yan. Hindi kayo magtaka, guys, kung bakit kumish ito. I mean, iba yung nakasulat dito. Kasi German language siya nakasulat. Kasi, as you all know, dito rin ako sa Germany ngayon. So, kasan na eh. I-open natin to. Tapos, teka, hugasan natin. Lagay ko to sa bowl para mahugasan. So, teka sandali. So, nahugasan ko natin siya. Ko lang naman to para to make it shorter. So, para hindi masyadong magtubig-tubig. Ayan. Kikita nyo pa. Okay. Tapos, hiwa-hiwain ng maliliit. Sana ba? Dito na yata ako eh. So, this is already thinly sliced, guys. Na galing sa market. So, hindi nyo na dapat pahiwan. All you have to do is slice-slice na lang ng kunti na para sa yung ano ba yung tinatawag nila na sa isang subo lang. Mouth portion ang dapat lang mailagay sa isang hamal lang. Isang hamal. Ah, gayo ko. Pasensya na po kayo, ha? Sa kakapanood nung Saturday night sa mga vlogging, mga vloggers, ayun, na-inspired ako, kaya dito, kaya dahil kasi lockdown ito ngayon sa Germany, closed yung mga restaurant. Usually, wala talaga akong time. Kasi nagluluto talaga ako doon sa kabila sa restaurant. Nagtatrabaho ako. Pero, dahil buong November, lockdown. At saka ngayon, lockdown. Na-extend yung lockdown. Kaya, ito yung naisipan ko. Eh, marunong naman ako magluto. Kasi nga, for 17 years, I'm also working as OFW, in short, Pilipinang maid, dapat pa dito sa Germany.
sa awa ng Diyos. Kapag asawa rin, muntik-muntika na nga, muntik-muntika na nga nila kapag asawa eh. Buti na lang. Nag-ano ako, nag-surf ako sa internet, ayun, natuto ako, umutang ako ng laptop sa employer ko. Ayun, nakahunting ako ng German. Salamat naman po at mabait naman po siya at ayun. Love at first sight, kumbaga. So, ito na. Na balik ko to dito at saka i-marinate ko yan mamaya, ha? Para makikita nyo kung paano i-marinate yan. So, habang oh, sinsya na kayo, maliit kasi yung kusina ko dito sa Germany. Bago kasi kaming lipat dito. It's very convenient dahil, ayun, malapit ako sa restaurant. Diyan lang sa baba namin, sa isang block. Nandun na yung restaurant, kaya very, very rational. Dito kami tayo, kaso nga lang, maliit talaga yung bahay. Pero okay na rin, kasi dalawa lang naman kami ng asawa ko kasi wala kaming anak. Tapos, yun. May dalang kwarto dito, isang toilet, maliit-maliit na kusina, at saka may maliit ring balkon, at saka, ayun. So, meron na ako. Teka sandali. Nilalagay ko muna dito yung mga ingredients para mas madali sa akin mamaya. Depende na lang yun sa inyo kung paano nyo i-chop-chop yung ingredients nyo. Nakasahing na rin ako, guys. Usually, yung mga German, hindi talaga yung kumakain ng kanin. Yung kinakain nilang instant na rice, patatas lang talaga or noodles dito. Pero ako dahil Pilipina ako, alam nyo naman, basta Pilipina, hindi nabubuhay pag walang kanin. Kaya yun, natuto na rin yung asawa ko kumakain ng kanin. So, kaya kahit araw-araw, kakain kami ng kanin, walang problema. Minsan nga, hindi na ako magluluto ng kanin. Tatanungin niya, Merlan, where's my rice? Hindi naman, minsan kasi tumatama kami kasing lalo. Kaya yun. Nag-budget. Ansa ako niya. Oy, Jesus Maria. Sakit na akong mata sa paghiwa ng ano. Sibuyas. So, ito rin. So, this is my first episode. Beef. Fried beef. Fried beef with pak choy. Tsaka my oyster sauce. My soy sauce. Kasi yung mga Chinese, mahilig talaga sa oyster sauce at tsaka sa Chinese. Sa mga pamintan, sa mga sauces nila. Yan talaga yung papasarap na ano, na mga papalasa na masarap. Di pa sa atin sa Pilipinas. Ano? Magic sarap. Ay, hindi. Ano ba yung tawag dyan? Iwan? So, basta, ito na yun siya. Mamaya. Kung hindi ito maganda, mamaya magbibideo na rin pa ako lunit. Tapos, ayun. Ulit-ulit na lang ba? So, yan na yan siya.
ngayon dito sa Germany, guys. Kaya, kahit nasa loob ako ng bahay, nagsusweeter pa rin ako. Kahit na ma-switch on yung ano namin, yung heater dito, pero ganun pa rin, medyo pa rin maginaw kasi siguro hindi pa naman siya minus degree sa labas, pero talagang maginaw talaga. Paggabi nga, pag umaga, pagkagising mo, yun. Kung auto mo naka-park lang sa labas, ay naku po, frozen. Pwede na kayo tumanta ng let it go. Nabuang na. So, to make it colorful naman minsan, magawa-gawa rin kayo ng style na kung ano lang pwede na may halo. Tsaka, ang carrots naman kasi sa mga germ, sa mga Chinese, yung pagluluto ng mga gulay, eh, karabaw, ano ba yan? Yung pagluluto ng mga gulay sa Chinese, half-cook lang naman talaga eh, kasi gusto talaga nila yung parang fresh na fresh pa siya, tingnan kung kumakain sila. Kasi sabi nila kasi sa mga Chinese na pag half-cook lang yun, ayun na. Yung pagkain daw, nandun pa yung ano, yung vitamins. Kasi pag overcook, yun, wala na yung vitamins. Kasi nga, na-overcook na siya. So, ito na po. Diyan na muna yan. So. Ito muna, yung spring onions. Yung spring onions, gagamitin lang natin ito for garnishing mamaya. Kaya, pero lahat-lahat na lang, i-ano ko na to. Ano ba yung tawag dyan? I-prepare ko na rin lang lahat. Para mamaya, kung ito maganda yung pagkagawa ko nitong video na una, at least, may, pwede pa ako ulit mag-ano, mag-video. Tsaka guys, ginawa ko ito para libangan ko kasi who knows, baka may mga German rin na makita yung website ko. Pwede rin na, pwede sila mag-ano. Maglagay rin kasi ako ng free to order. Pwede rin ako magtanggap ng pagkain na lulutuin ko para ano, i-deliver sa bahay nila kung gusto nila. Pwede sila mag-order sa akin, yung mga malapit-lapit lang dito. Kasi sayang naman yun, mahal kasing gasolina. Eh, magkano lang naman itong isang menu na to? Hindi nga siguro ito aabot ng, magkano ba lahat ng ingredients nito? Hindi ko nga rin, nakalimutan ko nga rin eh, kung magkano lahat. Dapat sana inalam ko, no, yung price. Magkano-kano lahat. So, ito na yung last ng pak choy. Alam nyo ba, minsan lang dito kasi may pak choy. So, seldom pa lang talaga makakabili ng ganyan. Kaya nakita ko kaniya, kahit na mahal, ayan, bumili ako. Saka naisip ko, oy, pwede ako gumawa ng ano, pwede ako gumawa ng Chinese food. Kasi paborito to ng alaga ko dati, si Shon. Ito yung
Tinuruan ko rin siya kasi dati para sa school nila kasi gusto ng teacher na matuto rin sila ng mga kahit na maliit pa sila, kailangan din nila matuto na magluto. Kaya, saka yung mga alaga ko talaga sa Singapore, talagang gusto-gusto nila itong menu na to. Kasi, ang sauce pa lang, ay naku po, mapasarap. Mapasarap na yun, parami na yung kain mo. Eh, kasi dati mga choosy yung mga alaga ko. Kaya, ayun. Pero ito yung talagang paborito ng mga alaga ko. Rice with beef, sliced beef with oyster sauce. So, ayan. Kin-half-half ko lang yan, guys. Kasi, ang laki-laki naman kasi. Oo, tingnan nyo. Oo, tingnan nyo. Ang laki. As in, malaki. Kahit nasaan ba yan? Ayan, oh, ang lalaki niya, oh. So, hati-hatiin ko lang to kasi. Kahit na nga malaki yung bibig ko. Malaki yung buhangan ng asawa ko. Pero, kailangan naman may itikit tayo tinatawag sa pagkain, di ba? Diyan. Magawa rin tayo niyan. So, sa mga Chinese, sabi nila, para mawala daw yung in pesticides, kailangan daw isok muna yung ano, yung gulay sa around 10 minutes. Kaya, sige, gagawin na rin natin para safe sa mga pesticides. Oh, ano ba yung tawag niyan? Fertilizer o iwan. Wala akong alam-alam doon sa mga ganyan-ganyan. Pero, so, guys, ayun. Natapos ko na lahat. Hiwa. Anong hiwa? Slice. Tapos ko na po lahat. Slice yung mga ingredients. Kaya, habang maghihintay ako dito, isusok ko muna to yung ano, yung pak choy sa tubig ng 10 minutes para mawala yung ano, mawala yung ano yung tawag dyan? Pesticides o the mga microbio o iwan. So, ganyan na yan. Hirap na kasi wala akong paglakyan kung paano. So, ayan. Nakita ba? Sana dito ko nilagay, no? Maganda pa sana, oh. So, ayan. So, ngayon, ito na yung beef ko, ha? Yung slice ko kanina. Ayan na yun siya. Tapos, imamarinate ko to. Mamarinate ko to siya para yung lasa magsalupsup dira. Ano po tanong salupsup? Basta mag-sink in, kumbaga, maging ano siya, maging saburoso. So, ito na po. Ito yung gamit ko. Makikita kaya ako dyan? Ayan. Soy sauce. So, ito yung soy sauce. Okay. Teka. So, alam mo nyo guys, wala ko nito ha, kakabili ko lang to, pero hinugasan ko na to. So, soy sauce, surround, isang ganyan lang. The soy sauce. So, soy sauce, soya sauce, Chinese style. Superior yan guys, superior, oh, superior, premium ang iwan. So, tapos, ito, oyster sauce. Ganon rin ang ano niya. Ganon rin. Kung ano karami yung soy sauce mo, ganon din karami yung oyster sauce mo. Tapos, paminta. Ayan, paminta na po. Kayo na yung mag-ano, magtansiya kung anong dapat nyo ang ilalagay dyan. At ito, parang barbecue paminta rin. Pwede mo rin yan sa lagyan, pero optional na yan siya.
pwede rin wala, pwede rin lagyan mo siya kung meron lang sa inyo. Yung available, pero ito yung pinaka ano, yung paminta, yan ang pinaka main ingredients yan. Ito parang, ano lang, panggulo. Tapos, ito na, salt. Kahit na, ganun lang, dash of salt. Kasi may ano na yun eh, yung soy sauce at saka oyster sauce, ano na yan siya, masyado na yan siyang, ano bang tawag yan, maasim. It's all enough. Don't take too much asin. Hala, ginungok ko. So, para maging maging sparkling o maging maganda yung pagkaano niya. Ano ba yung tawag dyan? Parang mag-glaze. Glaze ba yung tawag yan? Glaze. Para maging glaze siya, lagyan nyo rin siya ng olive oil, ha? So, olive oil. Ayan, ayan siya. So, yun. Magluluto kami talaga ng asawa ko araw-araw. Olive oil ang ginagamit namin kasi ano, mas safe siya sa mga iwan. Pero sabi nila mas maganda daw gumamit ng olive oil. Kaya ayun, gumagamit na rin ako, gaya-gaya rin. Kahit na medyo may kamahalan siya, pero sabi nila healthy daw yun sa lahat-lahat ng bagay. Kasa. Yan na yun siya. Pero guys, may iba pa akong sekreto na dapat nyo malaman kung bakit ang beef hindi siya masyado. So, imimix ko na to ha. Imimix ko na yung beef. Oh. So, tingnan nyo. Namimix ko na yan siya. So, tingnan nyo. Nag-shining-shining na siya. So, yan na. Tapos, bago nyo yan, teka sandali. Bago nyo yan siya i-fry. I-ano mo muna yan siya. I-marinate. Leave it for 10 minutes to absorb all the sauces into the meat. Tapos, ito, cornstarch, ito siya sa atin sa Pilipinas. Dapat, lagyan nyo siya ng kunti para yung pag ano niya, yung texture ng meat, example, i-stir fry lang siya natin for at least 10 minutes. Tapos, lagyan nyo siya ng kunting cornstarch para hindi siya maging para yung ang meat niya maging ano siya parang soft pa siya ba. Itong natutunan ko sa Singapore nang nagtrabaho ako as a household. So guys, kunti lang talaga, hindi masyadong marami ha. Tayo na magtansya kung paano. Ito na nga, medyo marami-rami na nga eh. Pero okay na rin yan siya. O sige. Tama na yan. So, the next procedure is we have to wait at least 10 minutes. Parang nag-marinate ba? Kung sa bagay, mas maganda ngayon, dapat 30 minutes daw. Pero, kaya lang, ano na dito, hapon na masyado na akong late kasi nag-marketing pa ako ngayong araw. So, guys, ito na po. Habang nagmamarinate ako, sobra na rin siguro 10 minutes sa ko, no? I-strain out ko na yung ano ko, yung pak choy ko, yung vegetables ko, para maging drain out yung water. So, ito guys, may salaan ako. Sa sala lang yan, nilalagay lang yan dyan para lumabas yung tubig dyan sa pak choy ko. Okay. So, maghihintay muna tayo ng 10 minutes para para makapagluto na tayo. So, habang naghihintay po tayo ng around 10 minutes, maghuhugas muna ako.
Ano ba yan? Diyos ko. So, di bali na guys, kasi i-edit naman to eh. Kaya yung mga nonsense ko na ginagawa at saka sinasabi, hindi yun na yan maririnig. Unless na lang, hindi ako marunong. Nag-umpisa pa lang talaga ako. First episode pa nga lang to eh. So, di bali na guys. Lingaw-lingaw lang ni sa akin, just for fun. At the same time, masishare ko rin yun sa inyo ang mga simple food na kinakain ng mga Chinese. Sa pang-araw-araw lang ba ng mga pagkain? Hindi naman, pwede rin to pang party. Pero pag ganitong klase kasing dish, pagkatapos kasi pag maluto na to, isiserve mo kaagad. Hindi ito siya kailangan na, pamatagalan katulad sa mga schnitzel, sa mga fried chicken na kahit na 1 hour later on pwede pa makain kasi ito kasi on the spot pagkaluto, hala lamon ka agad. Hala, grabe grabe nga words, grabe nga tema so maghihintay pa tayo ng 10 minutes na lang 5 minutes na lang. So, habang naghihintay po tayo, pwede na rin siguro ako mag-umpisa ng ano ba yung tawag niyan? Saan ko? Maghahanap muna ako kung saan ko ito i-standing yung ano ko. Yung iPad ko kasi wala eh. Ang hirap talaga guys, pag mag-umpisa ka palang wala kang mga tools. Ito, dito, para makikita nyo. Aso! I-demonstrate ko pala sa inyo muna yung kung ano yung ginawa natin kanina. Iyan na yung beef ko na ni-marinate. Tapos, yan na yun. Ito, maglagay na ako dyan mamaya. Onions, spring onions. Pero hatiin lang natin yan mamaya. Tapos, yung sa ang kalahati niya, ipang-garnishing natin yan sa last na pag-serve na natin. So, ayan, ang kamatis kasi makapagbigay yan ng matamis-tamis na lasa sa dish na to. Kaya, ayun, naglagay ako. Palagi talaga ako nagagamit ng, kung anong mga pagkain na luluto ko, gumagamit talaga ako ng ano niyan, ng kamatis. Tapos, yun na yun siya, ang pak choy, na-drain out na rin yung tubig. So, guys, habang... Siguro pwede na rin ako mag-start na ngayon kasi medyo matagal-tagal na rin yung ano ko, yung beef ko. So magpapainit na po ako ng ng plate. Hindi ng plate, ano ba 'yan? Magpapainit na po ako ng ano ba 'yung tawag dito? Kalaha. Anong kalaha? Yung frying pan. Oh my god, ang hirap naman mag-English. So, dito na guys. Diyan ko yan siya. Para makita niyo kung paano ang procedure. So, ayan. Na-heat na siya. I-switch on ko ang... kung i-switch on ko to, baka may ingay. Kailangan kasi kumamit ako ng exhaust gas para hindi masyadong oily. Aba, sige na lang. Patayin ko kaya to. Di bali na. Sige nga, patayin ang mina. I-open ko lang mamaya yung ano. So, ayan. At the same time, naglagay na po ako ng ano. Olive oil. Always olive oil. Meron din kaming ano, yung pork frying na oil. Pero, sa pagluluto ng mga ganitong pagkain, ito yung ginagamit talaga namin. Olive oil sa salad. Olive oil. Kasi sabi ng asawa ko, healthy daw yan. Although it's a little bit expensive, makaka-afford pa naman yung asawa ko. So, ito na. Pag mainit na yan siya. So, unahin natin yung ano, yung bawang, yung garlic. Medyo minigat siya. So, garlic. Hmm.
Tapos, saute it until golden brown. Ay, nakalimutan ko, guys. Okay. So, saute the golden brown. So, brown na siya. Tapos, ilalagay na po natin yung sibuyas, yung onions. Sana naman po tangkilikin nyo rin to. Marami akong nalalaman ng mga pagkain sa Chinese. At saka dito, natututo rin ako magluluto ng mga pagkain sa German kasi December next month, mag-ano na rin ako doon sa restaurant. Magsi-7 years na rin ako sa una. Naghugas-hugas pinggan lang ako. Ano ba yung tawag yan? Pagulot-gulot. Mag-map-map-map. Lahat-lahat ng mga kaldiro, yung hugasan. Tapos yun, sa katagalan, nag-a-assist na po ako sa boss ko. Ako na yun ang, kumbaga, second cook na niya ako. Ako na yung minsan ang nagagawa. Yung mga starter, tsaka yung mga, sa pag-prepare ng mga pagkain, lahat-lahat na. Kasi araw-araw kasi, open kasi kami dyan sa restaurant. Tuesday to Saturday. Yung Sunday at saka, Monday, close yung restaurant, pahinga. So, ayan, nailagay ko na rin yung yung tomatis, yung tomatoes, mamaya na yan. Kasi, para yung yung texture niya, hindi pa rin masyadong Kasi itong ano ba itong tawag nito? Yung carrots, medyo kasi pero pwede na rin siya maluto na kahit na 5 minutes to 10 minutes. Pwede na rin yan. Kahit na, diba sabi ko, half cook na lang talaga ang gusto ng mga Chinese. So, ganyan na po siya. Tatakpan na muna natin siya para at least hintay-hintay na sandali, ha? Ano ba yan? Sana naman po magilikin nyo rin yung hindi nga siya maganda yung banner ko, hindi pa nga ako marunong mag-edit-edit, hindi pa nga ako marunong gumawa ng banner, pero ibalin na, pag-aralan ko pa yan, kaso lang medyo talaga mahirap na talaga pag hindi ka talaga matalino katulad ng mga taong matatalino. Kasi, alam nyo naman, laki ako sa hirap. Tapos, nung bata pa ako, buboy ako. Yung salaw pasaway na bata, hindi nag-aaral. Tsaka, walang masyadong nag-guide sa amin. Kasi si mama, palagi na lang busy. Si papa, busy rin sa sabong. Ayun. Kaya walang mag-guide sa amin si sila. Natututo lang talaga kami sa school. At saka, hindi kami siya kasi matatalinong mga lahi o iwan. Wala naman yan sa talino-talino. Pero, mas maigit na talaga na may alam pa rin kahit paano. So, ayan siya. So, guys, ihahaon ko muna to ang yung
ihahain ko muna siya. I-sit aside ko muna ko siya. Para mamaya. So, ayan, ayan siya. Sit aside ko na yan siya. Tapos, kunting olive oil. Ngayon, ang dapat natin gawin is stir fry natin separately yung beef for at least 80% siya na lutong-luto na. Tapos, sa bandang huli, ipagsasama natin yan sila lahat para maano na. So, ngayon, tapunan natin sandali. So, tapunan natin. Almost 80% na yan siyang luto. Yung una kong mga ano, yung bawang, si bawang, garlic, at saka yung mga nauna kong ginisa, ibalik yan natin ulit dyan mamaya para halo-halo na yan siya. So, katulad nito, oh, malapit na siya maging totally cooked. So, it is time now na ibalik muna natin yung ganito siya. O, oh, ayan na yan siya. Binalik na natin siya. Kasi malapit na yan naluto eh. So, tapos ilagay na rin natin yung last tomatoes. Ito. So, at huwag kalimutan ang pak choy ha. Baka mamaya makalimutan ang pak choy. So, naku po. Huwag naman makalimutan ng lahat. Hindi lang pak choy. Ang dami naman pak choy. Pero, yan lang muna. Okay. Lahat-lahat na rin. Ah, ayan. So, ayan na yun. Pak choy, pak choy, pak choy. Maliit naman kasi ng ano po. So, ayan na yan siya. Tingnan nyo, guys, oh. Nag-gravy na yan siya. So, sa gravy pa lang, nakupo. Mapasarap na kayo niyan. So, tingnan nyo, ha? Yun lang yung kung ano yung nilagay ko doon. Soya sauce, oyster sauce, asin. Mamaya, ito try natin kung kulang pa siya sa asin. Tapos, yun lang yun. Wala na. Wala yung mga magic-magic sarap na mga iwan-iwan pa. Basta, dyan na yun siya sa, ano ba yung tawag niya? Sa oyster sauce na. Malinam-nam na yung pagkain nyo. Hindi niyo kailangan pa ng mga, anong pang abugot-abugot na mga paminta, ang mga ano, soy sauce pa yan dyan. Importante lang talaga yung soy sauce, main ingredients, at saka oyster sauce. Malinam-nam na ang labas ng iyong pagkain. Yan, kasi ang mga min, sa lahat naman ng mga taga-ano dyan, ng mga OFW sa Singapore, sa Hong Kong, lahat all over the world, shout out sa inyo. Lahat-lahat ng mga paghihirap nyo dyan, nakaka-relate po ako. Hindi po kayo nag-iisa. Alam na alam ko yung mga pinagdaanan nyo. Masakit man, pero kailangan natin gawin yan dahil sa pamilya. So guys, nandito na po liliit ko. Open na natin siya ulit. Ayan. So, tingnan nyo. Ayan na. Diba si segment ko, saksak sinagol mix portion? Yun yung ibig ko sabihin. Yan, sinaksak-saksak. Pinaghalo-halo na yan. Hindi saksak na sasaksakin ka ng mixer, ng knife ha. So, yan na guys. Ito na po siya. So, tikman natin kung tama na ba talaga ang asin. Kasi lang dapat siya ilagay ang hinidagdag natin kung
talagang kulang pa siya sa asin. So, tingnan natin. So guys, perfect! Wala kayong dapat na idagdag. Dahil talagang ganyan na lang siya talaga. Wala na talaga kayong dapat pa idagdag dyan. Masarap na po talaga siya. Yan na lang po. Say! Nalaglag ang karabaw. Oh, nalaglag ang karabaw. Sus, ayaw. Sige na nga lang. Kakainin ko nila na lang to. Sayang yun kasi eh. So, switch up po na to. Tingnan nyo guys. Ayan na yun siya. Ayan na yung final touch ng pagkain na to. So, ayan na yun siya. Oh, di ba? Simple lang. Simple lang, no? Hindi pa nga siguro kayo kakapot ng 30 minutes sa pag prepare. Medyo matagal-tagal kasi maghihiwa-hiwa ka, magsislice-slice ka. Pero sa pagluluto, talagang madali lang. So, ngayon, nakaano na rin ako ng kanin. So, gagawa ako ng maghain ako ng para sa asawa ko. To demonstrate you how to serve your loving husband. Ta-da! So, kasi mainit dyan. Ilabas natin muna dyan. So, ayan na yun po siya. Para hindi ma-overcook yung mga vegetables natin. At saka yung flies. Ah, meat. Flies means meat. Dito sa German, ha? Ah, sige. Ha? Kukuha ako ng 1 cup of rice. May sitting-sitting lang kaya. Kaya lang, ha? Di bali na. Nag ano pa lang kasi ako, eh, ano ba yung tawag niyan? Nag... Ang liit-liit kasi ng ano ko. Pasensya na po kayo, ha? Ang liit-liit kasi ng bahay ko. Kaya yun. Maghanap ako ng... paglagyan ng kanin para naman maganda yung presentation, kumbaga. Ito. So. Oh. Ako, alam nyo ba? Ano lang to? Coffee cups lang po. Ang ginook. So, yan na yan. Siya, kanin! Ayan. Tapos, ulam. And I want to serve this for my first episode. I'm going to serve this to my husband with love. So, di ba napakasimple lang guys? O, tingnan nyo. Colorful pa rin siya. Mamahalin talaga ako ng asawa ko ng sobra-sobra nito kasi tingnan nyo naman o. Oh, sobra-sobra rin yung binigay ko sa kanya kaya nga tumataba na rin siya ngayon. So guys, yan na po. Sandali. So, I will sit at the table for my husband. So, guys, ito na po yun siya. Final nothing. Tingnan nyo po. Ito na po siya. Ah! How I wish natitingnan nyo rin to. Ang ganda kaya. Tsaka pinaghirapan kong effort na to. Ang hirap-hirap pero I thank God na marunong talaga ako magluto. Kahit na
mix-mix lang yung mga halo-halo-halo-halo or saksak sinagol ng mga ingredients. Pero talaga, ginawa ko talaga to sa mga amo ko sa Singapore dati. Paborito to mga alaga ko. Shout out sa kay Sean, sa kay Brian. They love my dish. So, guys, papakain ko na to sa asawa ko ha, kasi malapit na mag 3 p.m. dito.